Hey, what's up, Charms Mate? Welcome or welcome back to my channel. And if you're new here, welcome to my channel. And this is my Charms TV. Okay guys, so for today's video, mag-share ako sa inyo ng konting kaalaman lang tungkol sa pag-install ng aluminum sliding door or sliding glass. Kasi yun nga guys, before hindi ko alam na meron pala siyang two kinds of aluminum. Hindi ko alam kung tulang ba talaga siya, pero for now, dalawa lang yung alam ko na aluminum with traditional and then yung 798 series. So ayun guys, yung 798 yun yung pinaka-latest. So i-discuss ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nila by verbal. So konti lang kasi or wala kasi akong mga examples, pero gusto kong malaman nyo na meron silang pinagkaiba. At sa mga nakakaalam naman na or alam nyo na to, skip nyo lang to guys, kasi I made this video para sa mga taong hindi pa nakakaalam, and most especially yung mga OFW nating nagpapagawa ng bahay na nandun sila sa ibang bansa at nagpapagawa ng bahay dito sa atin, sa bayan natin sa Pinas. And I'm sure, or merong iba sa kanila na hindi sila aware sa dalawang pinagkaiba ng aluminum. And itong video na to ay pwede pong makatulong sa inyo. So just keep on watching. Okay guys, so ano nga ba ang traditional aluminum? Yun yung mga aluminum before na mga kulay silver pa. Before silver lang talaga may makikita tayong, yun lang, iisang color lang talaga siya. Tapos ngayon, pwede na rin siyang makipagsabayan sa 798. Hindi sa quality, kundi sa looks lang. Yung quality niya, yung looks niya kasi guys, halos kapares na rin siya ng 798. Yung looks kasi ngayon, ng traditional, ay halos kamukha na rin siya ng 798 series. Meron na rin siya, nakocoat na rin siya ng white, black, brown, wood, meron na rin siyang wood. But ibang color, may gray, same as 798 series. So kung hindi mo alam yung pinagkaiba nila, maaring maiisip mo na 798 or yun na yung pinakalatest na aluminum na in-install sa'yo. Pero kailangan alam mo or meron kang knowledge, most especially kung ikaw ay nagpapagawa or nagpapa-install na bahay, lalo na yung mga OFW na nasa malayo. Kailangan natin i-sure yun guys kung yun nga ba yung quality na i-install sa bahay nyo. Kasi forever natin yung forever yung nandun sa bahay nyo or pang matagalan yun. So dapat sure tayo sa quality. Like ko guys, kaya kung nga pala ito shinare sa inyo, kasi kagaya ko before, wala talaga akong alam na meron palang two types of aluminum. So dito sa taas, ang nailagay dito ay yung 798 series. So thank you so much sa contractor ko na yun, very honest siya. And then pagdating naman sa baba ay traditional, mukha lang siyang 798 kasi white din siya, as same as kung ano yung pina-install ko dito sa taas. Pero kung titingnan natin siya guys, traditional yung nasa baba kasi mas mababaw yung pinaka dinadaanan ng roller ng sliding or ng kanyang gulong. Ayun kasi guys, hindi matibay ang traditional. Bakit? Kasi nga yung kanyang ganito, yung dinadaanan ng sliding ay sobrang babaw. So may tendency na tataas siya at pwede siyang kalasin. And then yung 798 series naman ay malalalim siya, and then naglalock talaga siya. Once na inailagay niyo na yung roller or yung gulong niya, meron siyang double lock doon sa pinaka lining niya. May motor. Okay guys, so medyo matagal umalis yung motor. Nandiyan pa nga. Okay, so yung lining ng pinaka dinadaanan ng sliding ay malalim siya. So, and then meron siyang lock. So hindi siya basta natatanggal, naaangat para tanggalin ang glass. Hindi siya ganon. Hindi siya natatanggal. At ang pinaka maganda sa kanya, halimbawa na lang ay malakas ang hangin, hindi po siya umuugal or hindi siya maingay, hindi siya talagang, hindi mo siya maririnig na tumutunog. Ganon yung sa 798 series. And then unlike naman sa traditional na talagang maingay siya, kumakalampag talaga siya guys kahit konting hangin lang. Kasi nga mababaw lang yung pagkakalagay ng yung lagayan ng aluminum. Yun. So ayun guys, yung pinagkaiba ng 798. And then yung kanilang quality naman, mas manipis yung traditional unlike naman dun sa 798. Mas makapal siya, mas malaki siya. And
mas safe siya, guys. Okay, guys. So, ito po yung example ng installation ng 798. Ipapakita ko sa inyo yung installation ng 798 aluminum dito sa bahay ng aking hipag. And ngayon nandito tayo sa loob. Ayan, kita natin yung sa labas. Pero kapag tayo na sa labas, hindi natin makikita yung nandito sa loob. Okay guys, so ito yung ating 798 aluminum. Yan, kung mapapansin nyo, makapal talaga siya. And then, malaki siya or mataas yung kanyang pagkaka-aluminum. And then, malalim din yung kanyang lagayan ng roller or ng gulong ng sliding. Ayan guys, kung mapapansin nyo. So, sobrang safe siya. Kahit malakas yung hangin, hindi siya maingay, hindi siya kumakalampag. Ito naman ay ini-install ang sliding door. So, yung side na yung kabila ay sliding door. Tapos, yung kabila naman ay naka-fix lang yung glass. So, ayan guys, tapos na ang sliding door nila dito. So, ayan siya. Reflective din yung glass na ginamit. And 798 yung aluminum niya. Okay guys, so this is an awning type window. So kung mapapansin nyo guys, malalaki talaga yung pagkaka-aluminum ng 798 series compare sa traditional. So dapat dun tayo aware guys. Kasi sometimes, yun nga, as I mentioned earlier, na yung traditional ay halos kakulay na din siya or meron na rin siyang kakulay ng 798. So dapat aware tayo sa size nila yung or yung laki nila. Thank you.
for today's video. I hope na nakatulong sa inyo tong video na to. Sana nakakuha kayo ng idea sa video na to. And if you did, please give me a thumbs up. And don't forget to share, comment, and subscribe. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, and click the notification bell kung ayaw nyo magalit ang lolo ko. That's all guys. See you again on my next one. Bye-bye! Break down my wall.